Alamin naman po natin kung may pagbabago ba sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilang palengke sa Calacang, Maynila. Si Luisa Erispe sa Detalye Live. Rise and shine, Luisa. Rise and shine, Dayan. Rise and shine, Pilipinas. Dayan, sunod-sunod nga ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pati na rin ng mga basic commodities sa bansa pagpasok ng 2022. Isa na dyan yung mga tinatawag na sin products at pati na rin yung LPG, produktong petrolyo at iba pang mga pangunahing bilihin. Pero dito sa Tandang Sora Market, may ilan sa mga bilihin na hindi naman nagtaas. Katulad ng mga paminta, pati na rin ng mga asin, yan ay hindi nagtaas kahit naglabas ng abiso ang Department of Trade and Industry na tataas ang presyo ng mga ito. Pero may mga nagtaas ang presyo, katulad ng sardinas o mga delata, yan ay 25 pesos na kada piraso. Ang instant noodles naman, 11 pesos kada piraso. Ang mantika, isa yan sa nagtaas. Kung dati, mabibili mo ang isang bote ng mantika sa 25 pesos, ngayon ay nasa 30 pesos na. At pagdating naman dito sa mga tinapay na nagtaas, ang pandesal, dos pa rin hanggang sa ngayon, pero ang tasty ay pumapatak na ng 50 pesos kada isang balot. Dayan yung mga mamimili dito, sinasabi nila sa ngayon humahanap na lang sila ng mga alternatibo na mga mabibili para dun sa mga tumaas nga yung presyo, katulad ng mga tinapay at pati na rin ng mga delata. Pero pagdating dun sa pandesal, papansin mo, Dayan, na dos pa rin yun dahil ayon dun sa bakery na na-interview natin kanina ay binabaan nila yung gramo ng tinapay para nga hindi na tumaas pa yung presyo. Payo naman sa ating mga mamimili sa ngayon ay maging matalino tayo sa pagbabudget para hindi maging masyadong mabigat sa ating bulsa ang pamimili, lalo na sa araw-araw nating mga konsumo ng mga pagkain. At yan muna ang latest mula rito sa Tandang Sora Market. Balik muna sa iyo, Dayan. Ayan, pwede na mamalengke. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.